Good evening sa inyo. Wala pa naman, mag-iwasin muna ako. Usapin mo sila. Good evening. Good evening sa inyong lahat. Baligtad na ako na ngayon kinumbinsi mag-live. Kami na ulit ito. Dati sabi ko, mag-live ka. Ako na ngayon na inuutusan na mag-live. Yan, nandito po tayo ngayon sa channel na walang kwenta. Ano po? So, samantalahin po natin ang pagkakataon na ating anong pag-uusapan? Ayan, tignan mo, ano title? Ano ba title? The Missing Piece. Oh, The Missing Piece. Pursuit to Happiness. Diba? The Missing Piece, Pursuit to Happiness. Tagalugin mo, Pursuit to Happiness. Google natin yun. Google natin. Pursuit na yun. Sandali lang guys. The Missing Piece. Ibig sabihin, ayon sa aking Google Map. Ano? I wonder why, hello? Ang pursue, pag sinabing pursue, ay itunoy. Uy, itutuloy na. Nakaligayahan. Ibig sabihin, ito na guys yung... May pelikula niyan. Ang ganda. Ito. Napanood mo yan? Ang araw. Napanood mo yan, yung Pursuit to Happiness? Ang ganda niyan. Ito yung... Ito na. Si Will Smith ang bida. Tapos, ano, maiyak ka dyan. Tapos, siyempre, since ito ay nasimulan na, dumating na yung takdang araw, yung araw na nagkita na sila, ay di yun na nga. Ituloy ang kaligayahan. Ituloy na. Ituloy ang kaligayahan, guys. Ganito pala, Commander, sa Sunday, pagka... hatid natin kay Wendell. 'Di ba ang usapan ay baka traffic. Uwi na rin lang tayo ng Sunday. Uwi na rin tayo. Oo, gabi. Kasi kung nainitan ako dito, Commander, talaga. Gabi. Sa gabi. O kung halimbawa man along the way, meron tayong malapit doon, mag-check-in na lang tayo. Pwede naman sa, 'di ba? May aircon naman din. Yes. Aircon naman kahit sa kalawag. O kaya somewhere in Gumaca, diba? Kung makita mo na traffic talaga at hindi umuusad ang ano. Kasi Commander, talagang traffic yan. Pero, inobserbahan ko naman yung biyahe nila kanina compared dun sa mga nakaraang ano, ay mas maikli na yung ano, yung oras. Diba? So sa Sunday, after ng ano, uwi na rin lang tayo. Yan, magandang gabi sa lahat na dito Latops, Brandy's Cuts, Kabsat, andito na uli kami. Of course, sa ating mga kapamilya bubuli dyan, no? Sir A Channel, AMD Pro LS, Kajunix, Lola Lorna Ching, Telma Atendido, Mama Vlog, Memane, Bans World, and I Wonder Why, yan. Monday, Thursday ngayon, no? Bukas Holy Friday. Bakit Monday, Commander? Monday or Holy Thursday? Monday. I-Google na. Monday, Monday kasi ano yung, pagdadalamhati. Oo. Kasi ginakip yan si ano eh. Yan yung pinaparusahan na si Jesus. Sis Anita Tobeo. Yan yung ginugulpi na si Jesus Christ. Oo. Good evening, sis. Britney Spears, hello. Si Mandy yan. Oo. Sis Floreda La Rosa. Good evening. Kaya in-end ko na yung live ko kanina guys kasi sabi ko kay Commander, abay mag-live ka naman, wala ka pang live maghapon. Kaya nag-live siya ngayon. So, grandstand shoutout, subscribe and thumbs up, Commander. Oh, hello mga Migs and June, grandstand shoutout sa'yo. Hindi po sa akin. Yellow po bigo. Ah, meron yan nilalagay sa ulo, yung tali. Yung belt. Yellow po bigo po sa akin. Commander, I love you, sabi ni Kensel. Ayan. Ay, teka, ano pala, Wendell. May additional 1K ka, galing kay Summer May. Uy, salamat. Salamat po. Bigyan natin, guys, no? Right timing, mean, kasi gagawin ko po para ko sa ano, registration po sa... Ano? IT Congress. Ako na bahala doon. Huwag kang ano dyan. Ano yung IT Congress? Ano po? Lab parang po? Part ng ano nyo yun? Curricular. Extracurriculum. Okay.
Kensel, magandang gabi, teka, ibigay ko na sa'yo. Ako na bahala doon, ka nang mag-alala. Yan. Shout out! Ayun, magandang magandang gabi no, sa inyong lahat. Ang pagbabalik ng gwapo. Yan. Dami ko na namang uban. Kensel, shout out sa iyo. Magandang gabi sa inyo lahat. Yan, and the missing piece. Yan ang aking missing piece. Yeah, the missing piece is the missing piece. Yeah. Hold it and I will piece. The missing piece and the masterpiece. And the masterpiece. Ay aking masterpiece. Wait lang, wait lang. Beloved. Tingin ka rito. Ano? Nakita na sa live eh. Uwian kasi yan, kaya sobrang traffic. Oo nga, Lorna Ching, napaka-traffic. Grabe kanina. Umalis kami ng 6. Dumating tayo ng oras. Sus ko po, anong oras? Alas 4 na. Puro nag-bypass pa kami ha. Hindi pa tayo nag-bypass nun. Malamang yun talagang todong gabi na tayo darat eh. Dumating tayo 4 ano? 4 kami dumating. Nag-bypass pa kami doon kami sa bundok peninsula dumaan. First time ko makadaan din kumanda. Pero ang ganda, no? Oo. Walang bako, no? Grabe. Alam mo ba nung nakikita ko yung sa mga picture-picture dati, napakahirap daw ng daan dyan. Ngayon ay ano na, okay na. Mary Ann Montes, magandang. Uy, Montes din to, oh. Mary Ann, Montes din yan. Ang nanay niya, Montes. Baka magkamag-anak kayo. Saan probinsya ka? Mary Ann. Di ba Montes? Ponso! Oh, Montes yung mama niyan. Ponso! Mary Ann Montes, meron dito Mary Ann Montes. Takot sa'yo yung isang dogi. Mary Ann Montes. Ayaw makipaglaro. Nadit, hello sa'yo. Hello, Wendell, sabi ni Nadit. Magtina. Okay na yan ganyan. May puti na ulit na. Okay. Di ba tinina siya, wala rin. Pa-effect. 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 Dapat kalbo. Bakit? Para walang puti. Kaya lang, baka magkamukha tayo ni Ecleo. si Ecleo. Sit. Hello, Nadit. May galam shoutout. Magandang gabi. Yan. Ito yung missing piece na aking masterpiece. Siya din ang nagsabi niyan kagabi. Sit! Na para daw yung isang puzzle na may nawalang isang peraso na ano na part dun sa puzzle na buo na niya. Yeah. Yun din ang sinabi niya, Commander. Super talaga. Pareho kami utak. Oo. The missing piece. Ang pinakaiba niyo lang siya tahimik. Oo. Ikaw hindi, no? Kung ano yung daldal ko, siya yung tahimik. Oo, yun ang hindi niya naman sa inyo. Napaka. Kaya ganun. Ikaw Wendell, madaldal ka ba sa klase? I mean, active ka pagdating sa recitation, sa yung mga ganun. Kapag may opportunity na ano, na kapag alam ko po yung sasagot ko. Ah, talagang ano. Wala ka sa akin, kahit di ko alam yung sinasagot ko, mama ko na ma'am. Basta makapag-participate lang. Mama. Oo, pag tinawag ka. Oo, tali-tali nung anda. Tali-tali kasi siyempre, pagka tumataas ka, hindi ka tatawagin. pag hindi ka nakatahimik ka, tatawagin. Ikaw tatawagin, no? Oh, Chederico. kahit di ko alam, taas. Para di ako tawagin. Paano kung natsimpuan, di mo alam yung sagot, ikaw tinawag. Hindi, pagka sinabi, oh, yes, Chederico, may I go out? Hindi, ganun lang technique. Yung pala, may I go out pala. No? Oo. Kahit hindi ako, kahit di ko alam sagot, ma'am, hindi ako tatawagin. Ayos, lusot. Eh, parang feeling kunwari nag-aral. Kunwari gumawa ng assignment. Ako naman ang ginagawa ko, Commander. Nagbo-volunteer ako sa harapan. Pag nasa harapan ka, ay, bihira kang tawagin yan. Pero, syempre, tatas-tas ka din ng kamay. Hindi yung taas na gano'n. Pag gano'n, tatawagin ka noon. Kailangan, alam na alam nito ang sagot. Hindi ka tatawagin. Pero pag tahimik ka, sasulo ka, katago ka. Chederico! Give me the answer. diba? It's the ceremony of washing feet of the poor, or washing of Jesus' disciples' feet. Sa'yo,
Ayan, ang dami natawa. Ibig sabihin lahat sila, ganun din ginagawa. Oo. Ay, kaya si ano si Madam Chi si natawa daw siya. Igawain niya rin 'yun eh. Tas-tas ng kamay. Ma'am. May pala may I go out. May I go out pala. Oh, trabi siya. Kaya parang hindi ka tatawagin. Hindi ko naman alam ang sagot eh. Eh pag sinabing, ay pag na-chamba ang tinuro ako, may I go out. Oh, diba? Talitalinuhan. Pag ganun. Encounter ko yan sa student ko, grabe oh. Kitawa si Prof, nakarelate. Kasi ganun namang estudyante niya. Ma'am, sir. Sir. Prof. Yeah. Prof, ako. Ako ganun, di ba? Ganun ba siya? Pero wala naman pala. Pag tinawag mo, hindi, ilalabas lang ako. Yes, oo, mana sa akin. Mattel and Emily, oo. Yan ang aking masterpiece na missing piece. Na nabuo na ang puzzle chapter, isa sa chapter ng buhay ko, no? Gagawin ko yan, sabi ni Lord. Kabaligtar rin namin siya, tahimik ako, madaldal, makulit ako eh. Estudyante blues ako eh, makulit ba. Gagawin ko yan. Ma'am na ma'am, kala mo alam yung sagot eh, hindi naman pala. Go out na, sis me. Go out na pala. Nakikigulo ka para ano, kunwari matalino ka. Kasi pag di ka nagre-recite, malalaman ng teacher na hindi nag-aral to. Hindi nag-review ng assignment. Kaya pag nagtanong yan, ma'am ka ng ma'am. Pero ako talaga sa anong elementary ako, favorite ako ng teacher. Sa kanta, lagi kanta, tsaka yung pag-recite ng ano, poem. Poetry. Gagawa ako ng tula. Ako lang gumagawa ng tula. Tapos ano, mag-declamation. Declamation nga. Oo, mag-declamation. Tuwan-tuwa teacher kahit na... Yung tuwan-tuwa sa mga ganun, yung magaling mag-declaim? Ang pinaka-weakness ko lang talaga, hit na hit ko ang mat. Naboboring ako. Ako naman, Commander, nung siguro... Pero napakagandang ano, ang mat. Kasi ang mat, ang dami. Di ba pag first year ka, siyempre mat. Pagdating mo na second year, algebra ba? Third year, trigonometry. Kung ganun subject, di ba? Ako ako pagdating ko ng fourth year. Ayun, mga algebra, na mga ganyan. Algebra, mga ganyan, ang hirap. Yun na lang ang mas gustuin ko pa 'yung abacus eh. Meron ako doon. Bakit? Marunong pa akong gumamit ng calculator ng Chinese. Abacus. Mas madali pa mag-calculate. Calculator 'yun, manual. Ganun ba? Oo, abacus. Marunong ako gumamit. Nilitan ka rin. Yeah. Eh si Prof naabutan niya yung abacus na, 'di ba? Prof naabutan niya yung abacus, yung calculator nung incheck. Kaba no gala. Yung abacus. Ako hindi, hate ko talaga ang math. Naboboring ako. Hindi kagaya ng science. Pero Commander, kung may practical yung, ano eh. Pero kung magaling yung professor mo na magaling mag-explain. Basta sa akin, ang nasa mindset ko kasi, pag nakatapos ka, addition tsaka subtraction at geometry, trigonometry pag fourth year pala. Pwede, ako dapat pag second year algebra. Ako Prof, ewan ko lang ha, kung tama ako sa sinasabi ko. Tanggalin na yung mga matitinding math. Mathematics na subject sa picture. Sa ano? Sa college. Ayoko lang na. No. Yung mga kasi ibigay na lang yan sa makukuha ng course na engineering o kaya architecture. Sa mga may course talaga na fit sa kanila yon, mathematics, magagaling dyan, mga scientist, engineer, architect. Pero pag kayo mga hindi naman niya course, dagdag units lang. Sa akin, tanggalin na. Ang importante lang naman pag nakagraduate ka, hindi mo naman course ng engineering. Palitan na lang ng ibang units.
E pagdating naman nakagraduate ka, addition din. Bilang din ng kamay, yun din ang dali, calculator din ang gamit. Diba? Lalo na't pag nagmamadali ka. So, sa akin, basic lang. Ituro sa high school tsaka sa elementary na mathematics. Sa college na lang yun. Sa mga kukuha ng kurso. Kasi, hindi naman nagagamit din talaga eh. Walang math sa college, sa high school pala, no? So dapat tanggalin na yung matitinding mga algebra na hindi naman kukuha ng engineering yan. Eh lang sa akin. So mga BS ano, mga BS natin lahat, oo. Engineering, tama. Oh, diskarte after school. Hindi yung ano ba? Sa akin no, favorite ko sa nung elementary ako, high school, science talaga. Yung mga physics, kanya, mga ganun yan. Ano, paano siya tumatalbog, paano yung mga effects, mga ganun. tama. Kaloka, diba? So, yun ang ano ko. Kaya, pero na elementary ako, favorite ako ng mga teacher kasi mahilig ako mag-declamation, mga tula, tsaka kanta. Mahilig ako kumanta eh. O, bago mag-usumula ng klase, kanta si Chuderico. Dalawa kami, naglalaban sa kantahan. Kasi mataas ako bumirit nung bata pa ako, taas ang boses ko. High tone talaga ako, super tenor kasi ko eh. What is science? Science is our subject for today. Tanong kasi teacher, our subject for today, our topic for today is science. What is science? Oh, yeah. Science is our topic for today. Diba? Tanong teacher, our topic for today is science. Chuderico. Yes, ma'am. What is science? Science is our topic for today. Talino, di ba? English, ang focus tayo, English. Dapat, dati nga may Spanish pa, buti nga tinanggal na eh, hindi ko na naabutan. May Spanish pa, kasi mga tito ko, may naabutan akong libro nila sa elementary. May Spanish. May Spanish, Espanyol. Kaya marunong mag-Espanyol yung mga tito ko. Kasi naabutan nila eh, may subject. Tapos ano na siya, nung panahon ni Marcos, inano na siya, pinace out na yung ganung subject. Yan, galing talaga ni ano, no, ni Regis. Tuturuan talaga tayo dito, no? Good evening, Carlo Chiu. Virgie Garcia, may galaw shout out. Yan. Sino pa ba? Baka may nalampasan ako eh. Hindi, ang gusto ko lang talaga yan. Yung, lalo na sa ano, kung pagdating sa grammar, ilig ko yung subject Pilipino. Pagdating sa grammar, ay dyan ako magaling sa paggawa ng grammar, ng Pilipino grammar. Kala nyo sa Pilipino subject walang grammar, right grammar, meron din yan, hindi lang sa English. Hindi lang sa English, pag-construct ng right grammar sa Tagalog, Pilipino, yung mga paggamit ng mga tamang salita. Spanish bread na lang naabutan ni Mayora, alam Mayora. Ito yung aking missing piece. Yan, si Wendell, salamat. Salamat daw po sa mga... Ang mahirap, Commander, Spanish na sad. Hindi, madali lang din. Hindi, mahirap talaga, grabe. Parang Tagalog lang yung din siya. Yung mga isikriyam, forzale, yung mga ganun. Oh, also, baberahe, yung mga ganun. Pala, ice cream, forzale lang pala yung food. Isikriyam porosale. Ayan, di ba? Spanish yan. Isikriyam porosale. Pala ice cream porosale pala yung commander, no? Tragis na yan. Okay. Eto, Carlo Chiu, shout out, magandang gabi.
Di ako talaga favorite ko yung Filipino subject yan. Kaya pag gumawa ako ng history, declamation, Tagalog. Tagalog. Talagang ano, naka-rhyme. Ay di, yung galing mo mag-declaim noon. Oo, elementary. Nauso kasi noon yung balagtasan. Oo, yung mga pagganon-ganon. Balagtasan. Di ba? Mga pagganyan-ganyan. Kaya ako, nung elementary ako, ang binabasa kong dyaryo, sa dyaryo, yung balita. Ah. Andun kasi si ano, si Alahoy, Alahoy. Ah. Ang pangalan nun, nakalimutan ko na. Nasa history yun eh. Hmm. Nababasa ko sa balita yung column niya, yung tula. Si Alahoy, Alahoy, ito'y aking, inyong pakinggan, mga sasabihin ko, dapat maintindihan. Mga ganun. Hmm. Naka-rhyme yun. Dapat dapat talaga, ano, pasok. Pero pang ano, political lang ang issue niya. Okay. Political, nabanata niya sa pamagitan ng pula. Hmm. Napangalan nito, natatanda mo yung prof, si Alahoy, Alahoy. Yun ang intro niya lagi, Alahoy, Alahoy. Hmm. I-search ko nga yung author ng Alahoy, Alahoy na yan. Nasa balita yun eh, namatay na rin, matanda na kasi. Yun ang binabasa ko lagi noon. Kaya ako mulat ako sa politika. Binabasa ko yung mga tula niya. Nakakakopya ako ng pag-construct. Kaya pagka may tula, may assignment kami gagawa ng tula. Ako yung unang-unang lumalaban sa mga balagtasan. Balagtasan sa stage, pag sa school, competition. Nananalo ako lagi sa balagtasan. Mga araw ng wika, mga ganun, no? Si Francisco Balagtas kasi. Yung ano nang ang ama ng balagtasan. Ama ng balagtasan. May mga dahon pa dito, yeah. Nakabarong. Oo, naka-costume ka pa ng ano. O diba? Minsan nakakamisuit sino ako, depende kung ano yung susuotin kong costume sa balagtasan. Yeah. Nakamisuit sino, kumisuit sino ko nung kulay ano pa eh, kulay parang kulay orange yata. Mm. Kumisuit sino, minsan puti. Yan, barong Tagalog. Lalaban ako ng mga balagtasan. Sa mga mini, ayan. O yan, sa ano, sa elementary ha. Elementary. Gumagawa ako ng ano. Balarila. Yan, balarila sa balarila. Tagalog. Balarila, kita mo, nakalimutan ko na yung mga ganyan. Balarila, oo. Balarila. Mga... Si Prof kasi lahat yata ng subject tinuturo niya. Oo. Si Prof. Kaya ano yan, alam niya lahat. Marvin Alegre, shout out. Pero ako talagang ano ko, teacher's pet talaga ako. Favorite ako ng mga teacher kahit makulit ako. Makulit ako eh. Makulit na, ano, alam niya yung tawag ko sa ano. Pilyo, mapilyo. Mapilyo. Pero tinatapatan ko yun ng ano, yung talino. Kasi may mga pilyo-pilyo lang. Ang kulit-kulit mo, bobo ka naman. Di ba yung sabi nga ng teacher dun sa TikTok? Mga bali kung matatalino kayo. Okay lang sa teacher yung makukulit eh. Eh lang eh. Ano, bobo na nga, makulit. Ambulance pass, may ganap shout out. Di ba? Eh, okay lang yung makulit. Basta may brain. Di ba? Tsaka masipag mag-aral. Kulit-kulit mo na nga. Pasaway ka na nga. Bobo ka pa. Diba? Kaya ako, ano, teacher's pet ako. Ano ko yung maepal. Maepal yung sasabihin ko, ma'am, ako na po, ako po. Alam ko po yan. Kahit, pag sinabi, sino marunong gumawa nito? Ako po, ma'am. Gagawin ko yan. Gagawin. Si ano ko yung mapresenta. Team Kayo, shout out sa iyo, sa Team Kayo. Yeah. Ako nag- sa silent viewer lang ako sa Team Kayo, no. Kaya dahil busy ako kasi nagkita kami ng anak ko, ayan, gusto kong masulit yung aming bonding dahil hanggang Linggo na lang siya dito, ang balik na niya December, no. Kaya nusulit ko yung bonding. Okay ba? Hindi ka ba boring dito? Okay lang. Okay lang. Basta kumain ka lang, kumain diyan. puro kain lang kami. Kastamet ken kama nang kumeri na imbag met na imbag nga rabim din daw. Enjoy. Maraming salamat, ambulance pass. Yan, bigyan natin ng jacket, baka maligwak. Salamat. Grabe alinsangan dito.
Pero panahon ko live mo yun. Anyway, pag-usapan natin is Pursuit to Happiness. Diba? Napanood nyo ba yung movie ni ano? Ni Will Smith. Diba? Si Will Smith, ang ganda na. Very encouraging kanyang story ng ano ng movie. It's about father and son and relationship sa kanyang asawa. Init, grabe. Pero pawisan ako. Malagkit pati yung maali. Ano malagkit yung pawis? Grabe nga nisa. Nasanay kasi tayo sa aircon. Kaya, wala malang hangin. Wala. Kaya kanina sa kotse ako natulog. Ano talaga, ang init. Grabe. Ate Jing, late eh. Magandang show. Parang naalala ko nung umuwi tayo ng Central. Sa kotse din kayo nag-stay na, no? Central? Nung nakipaglamay ako doon sa pinsan ko, di ba? Oo. Sa kotse din kayo natulog. Na. Kasi malamok. Malamok. Walang kuryente. Walang kuryente. Tumapat pa yung brown out eh. Brown out. Kaya sa kotse kami natulog. Ako nga natulog doon. Puting na yung init pero nakakulubong ng kumot. Brian's Vlog, shout out. Yan, sa inyo magandang gabi. Ang ganda ng story yung kay Will Smith. Panoorin niyo yung Pursuit to Happiness. Very challenging, encouraging, inspiring. Mamotivate talaga kayo. Yan yung dapat nating mga pinapanood. Mga movie. Tsaka yung ano, yung... Kasi nakaka-relate ako dun sa nangyari sa buhay niya. Gandang gabi daw, Ate Ching, sabi ni Ate Ching. John Dulay Munar. Masarap manood yun, nakaka-relate ka dun sa... Arang yung nakikita mo sa movie, ikaw yun. Ikaw sa movie, ano na pinaka-favorite mo? Pinaka-favorite? Yung mga... May lesson at movie. Wala akong matanda. Ako yun talaga yung Iron Will. Panoorin yung Iron Will. Kung may Netflix. Meron na yata sa YouTube. Mahilig ka rin sa movie. Dati po. Lalo na ngayon sa YouTube, lahat ng gusto mong panoorin, nandun na, di ba? Hindi ako nahilig sa superhero eh. Ako din. Kasi parang, di ba? Lalo na sa Pilipino superhero. Darna. Yung Darna dito, nakasaklay, nakaduster. Yung Wonder Woman sa ibang bansa, mayaman, prinsesa. Oo. No, super, yung sa atin yung sa Captain atin, Barbel dito, magbubuti. Tapos sa ibang bansa, yung kanilang si Iron Man, mayaman si din. Si Superman na lang. O si Superman, diba? Mayaman. Ano, sa atin, pinuportray muna na isang mahirap. Api. Isang api na tinulungan ng Will Smith, ang Gemini Man. Kaya hindi ko pa yata napanood yan. Hindi ako mahilig sa ano, yung mga superhero sa atin dito. Ang kabaligtaran sa atin mga superhero sa atin dito, mga walang pera. Samantala si Batman, oh, diba? Si Batman, mayaman. Si Spider-Man. Si Peter Parker, kahit pa paano, magandang buhay, may trabaho. Diba? Dito hindi superhero sa atin dito pulubi, no? Diba? Rina Herata, may galaw shout at magandang gabi. Diba? Rolim, kapatid Rolim, diba dito ang mga ano dito ba? Tsaka dito yung ano yung nagbabarila, nagkikwentuhan pa eh. Ano? Nagkakakwentuhan ng talambuhay eh. No? Ko, nung ginawa, natapos na yung oras mo sa papanonood, nagbabarilan yan. Kung sino matira, dalawa na lang sila. Ang dami pang kwento. Hindi kagaya sa ibang bansa, yung mga foreign movie, pagkano barilan na pa. Tapos dito, nabarel. Nabarel. Tapos, nag-aagaw buhay. Magkukwentuhan pa ng matagal talaga. No? Mababayaan siya. No? Instead na ang reality, dapat dalhin sa ospital. Bulan siya. Dito na magdadramahan pa. Dito magkikwentuhan hanggang mamatay. Huwag
okay, iwan ako, huwag mo pababayaan. Hindi ba mga ganun pa, no? Grabe, grabe. Kaya, para umaba ang kwento. Magdadramahan pa talaga dun. Tapos sasabayan pa ng background music na. Eh, sa reality, pagka ganun, natataranta ka, kahit tricycle, paparahe mo, isa kay lang yun, dadali mo sa ospital. Mm-hmm. Doon, nagkikwentuhan pa talaga eh. Kaya, totoo lang, ako namimili ako ng mga movie na, mas gusto ko pa yung comedy, kay Dolphy. Why? Papatawanin ka muna yan. Diba? Puro tawa yan, puro comedy. Pag bandang huli, may drama na. Maiiyak ka. May iyak ka sa kanyang, ano, oh, dramatic. Comedy siya, pero bandang huli, yung may meron siyang ending na makakaiyak. Mm. May lesson. Yes. Mas gusto ko pa yun, kay Dolphy. Grabe dito, grabe yung mga Pilipino movie dito. Ano, exaggerated. Inabot ng tangahan. Oo. Biro mo yung nagmaghapong nakapagsuntukan, Ray Malonzo, hapon, no? Hindi na papagod yun. Diba? Tapos yung bida nakakailag sa bala, nakakatakpo. Takpo, matakpo. Samantala siya kanya, isang putok lang, patay na yung kalaban. Dalawa pa, tinamaan. Ang dami ng kababaril mo, hindi tinatamaan. Eh. Para, hindi na papagod yun. Samantala sa boxing, 3 minutes, ting! Diba? Mm-hmm. Dahil pagod na eh. Yun eh, ang dami niya na nakakalaban. Hindi pa tapos yung ginabot na ng gabi. Tapos parang walang sa kasama sa istorya. Kumain man lang siya. Kumain man ng tubig. Parang basta nakapagbari lang siya. Nakapagsuntukan. Gapon, ginabot na ng gabi. Mula umaga hanggang gabi, nakapagsuntukan. Puntahan niya lahat ng lugar. Samantalang traffic dito. Diba? Galing siya dito. Dapat tuntunin niya yung kalaban. Pumunta siya sa kinahapunan. Kaya mga ilang oras lang, nandun na siya sa kabila. Tapos, ang bilis ano, parang walang traffic. Tapos walang police. Eh dito, isang putok lang, may police na. Sabuha magpaputok dito kahit probinsya. No? Mamaya may mga police na. Kaya totoo na, ayoko nanonood ng mga bibihira ako manood ng mga Philippine movie. Naiinis ako. Naiinis ako. Nung bata, pwede yun. Mga Julio Valiente. Alam. Diba? Yung Kilalito Lapid. Oo, yung mga ganun. No? Mga ganun. Yung mga Karakarate ni Ramon Zamora. Ramon Zamora pa. Tsaka Roberto Gonzalez. Yan ang mga, tsaka Tony Ferrer. Tony Ferrer. Mga agent-agent. No, ginaya yung James Bond. Kasi si Tony Ferrer ang Filipino James Bond eh. Uh-huh. Yung mga ganun. Ginaya FPJ. Yan, mga okay pa sa akin, FPJ. Pero kung iisipin mo, kung sa reality, hindi naman talaga nangyayari yun. Ang dami, nagkaputo ka na, wala man lang dumating na pulis. Tapos na yun. Tsaka magwawang-wang. Wang-wang-wang. Lagi sa ending yung pulis. Kaya alam mo sa totoong pangyayari dito sa atin, ang mga pulis, dumarating talaga kung kailan tapos na yung ano. Yung eksena. Eksena. Tapos na eksena. Saka dadating yung pulis. Tignan. Pero nung oras ng ano, ng talagang shooting, o kaya gulo, wala ang mga pulis. Walang. Ang hirap pa nun. Nahihilig ako sa ano. Tulog na daw siya kumanda. Tulog ka na. Sige. O, tutulog na daw yung aking ano. Masterpiece. Yeah. Salamat daw po, salamat. Ayan, napaka soft-spoken. Napaka tahimik. Kabaligtaran ko yan. Kung anong daldal ko, isa namang tahimik niya. Grabe ka tahimik niya. Kung hindi mo tatanungin, hindi sasagot. Enjoy na siya dyan. Ang cellphone. Hello sa inyo, Shirley 6448. Panoorin niyo ano yung Iron Will, ang ganda. Iron Will na hindi talaga inuulit-ulit ko yun eh. Ang ganda ng istorya. Saka yan yung Pursuit to Happiness. Marami ko. Saka yung ano yung series ng
Schindler's List, tsaka yung The Godfather. Ayun mo, pinapanood ko, The Godfather. Mahilig ako sa ano eh, sa Nobel. Mahilig ako sa mga Nobel na movie. Maganda. K-drama tungkol sa doktor. Maganda. Minsan nanonood din ako ng mga ano, mga pag-trip ko lang, mga fantasy, karate, mga ganyan, karate, mga Shaolin, yung lumilipad. Eh, alam ko naman, hindi naman, wala naman talaga lumilipad na tao. Diba? Nagsisipaan sa ere. Eh, minsan lang na, kasi ang pinapanood ko naman kasi dun yung story, kagaya yung Once Upon a Time in China, mga ganun, kay Jet Li. Yeah. Eh, alam mo naman, di naman na, ano yung story lang. Gusto ko na yung story. Ayoko yung mga, ano, mga sci-fi, science fiction. Hindi ako mahilig. Yung mga futuristic na movie. Hindi ako mahilig. Oh, Jackie Chan, Bruce Lee. Diba? Hindi ako mahilig. Yung Rocky Balboa. Sinong gumaya kay Bruce Lee, Commander? Si, dito sa atin sa Pinas. Ramon Zamora. Kay Jackie Chan naman, wala, no? Jackie Chan? Sino ang gumaya? Si ano? Chiquito. Chiquito, yung Jackie Chan. Yung malaking Chan na nagja-jackie siya, yung nangangarera. Ayan. Rocky Balboa, yung Rambo, yan, mga pinapanood ko yan. Yung Rocky Balboa, maganda yon. Yung sa boxing. Mm. Rocky, yung title. Yun. yan lang ano ko, yun ang mga pinapanood ko na. Pero bihira ako sa ano, yung mga science fiction. Hindi ako na yun. Mas gusto ko manood pag nasa mood ako, yung mahilig ako sa drama. Na yung drama, yung malapit sa katotohanan, yung reality, yung mga motivational na movie na mapapaisip ka. Yung Truman Show, tatlong beses ko yata inulit yun bago ko naintindihan. Masyado malalim yung Truman Show. Tatlong beses yung kay Jim Carrey, ang ganda rin yun. Para yung buhay natin sa SOCMED, ganun. Truman Show. Maganda rin yung Truman Show. Kaya lang, kung hindi ka updated, maganda yung Truman Show. Nilaro yung buhay niya mula pagkabata. Sinubaybayan talaga ginawa. Ilang beses ko inulit yung bago ko naintindihan. Yung Truman Show. Stand-up comedian siya. Ah, talaga. Papanoorin ko ngayon. Hindi, yung Truman Show maganda. Minsan, pero ako mas more on ano ko. Yung drama. American drama. Ayoko ng Pilipino drama. Ayoko yung Pilipino drama. Meron akong pinanood lang na Pilipino drama na maganda siya, yung kay Lorna Tolentino, Eric Kison, tsaka Albert Martinez. Ano naman palabas yun? Maganda yun eh. Ang title nun ay basta bakla, yung bakla si ano doon. Nag-bed scene si Eric Kison at tsaka si Albert Martinez. Tapos ang boyfriend ni Lorna, si parang pareho yata si ang palipas yun. Hanapin ko Lorna Tolentino, Albert Martinez. Ganda yung comedy, ano yun, love story, comedy, drama. Yun. Tsaka yung ano, kay Mylene Dison, yung 100 Days. Techi Agbayani. Mylene Dison at saka si Uge. Ayan. Ano pa title nun? Kalimutan ko na. Ang kulit nung istorya na yun. Yan mga ganun. May ano.
Yeah. Puro plata mata. Napanood mo yun? Oo, oh, yun. Napanood ko yun. Yeah, ayun naman kasi talaga. Yung mga Lino Bro ka, Lino Bro. Director Royal, talagang magaganda commander, no? Mm-hmm. Yun ang may mga dikalidad talaga, mga Philippine movie. Pang pwedeng pang world class. Oo. Pang laban. Talagang pang laban, oo. International. Hindi magawa lang ng kwento, makagawa lang ng movie. Mm-hmm. Wala lang. Lino Bro ka, talagang sumikat yan sa mga pelikulang hinawakan yan. Pusong Mamon, yun ang title na, Pusong Mamon. Yung kay Lorna. Ang ganda nun. Pusong Mamon. Kulit nun eh, may nagkinapanood ko yun. Makulit ang istorya. Yun may mga ganung ano, mga ganung istorya na na o-open. Tsaka yung Sister Act. Sa Upi Goldberg, Sister Act, gandang-ganda ako doon. Ako din. Na-inspire. So, lahat naman ng movie, halos gusto ko yung part 1. Pag part 2, parang hindi na maganda, no? Part 1 talaga. Kaya lang naman nagkakaroon ng part 2 yan. Kasi dahil nagandahan. Nagandahan doon sa magandang, first episode. Na pero ako sa lahat, ha? Part 1, Spider-Man, part 1. Part 1. Pagdating ng part 2, ini-expect mo mas maganda. Oo. Pero ang nagiging resulta, ay wala, mas maganda pa rin yung part. Nakakaroon ng comparison. Oo. 'Di ba? Lahat ng movies nagagandahan ako sa part 1. Iba pa rin yung part 1 so kaysa sa part 2. Kahit yung sa mga Superman, maganda pa rin yung part 1. Yeah, hello pa. Pagka ganun ano, ay, the gods must be crazy. Eh. The gods must be crazy. Sa comedy, akwela talaga. Tawa ako ng tawa. Umiinom sa inodoro. Kung wala tubig sa inodoro. In reality, ganun naman. Pagaling talaga sa bundok. kaya nagpa-part 2, dahil bitin sa part 1. O, bibihira. Yung Mayora, tama, bihira yung maganda sa part 2. Sa part 2. Usually, na. Part 1 maganda talaga. Kaya nga, na ano kay Titanic ka, ginawa ng part 2, pangit. Pangit na. Pangit. Iba diba? Pa rin yung talagang iniyakan ko talaga. Alam si... Alam mo ba yung Titanic? Talagang... ganda. Yan ano pa, si Tom Hanks, yung ano? Anong pelikula yun? Yung pelikula yung nasa isla siya. Yung... Cast Away. Oo, maganda rin. Ah, iyak ako doon. Kay Wilson. Wilson. Iniyakan niya yung bola eh. Iniyakan niya si Wilson eh. Wilson, pero mo, yung ba naman yung nakakasama niya na buong, ilang taon siya? 7 taon siya doon sa isla. Wilson. Wilson. Iyak siya doon. Para na-depress. Na-depress siya nung nawala si Wilson. Sa inaway niya kasi eh. Kinakausap niya si Wilson. Tapos inaaway niya. Oo, oh, cast away. Diba, ganda? yung, Tom Hanks, you've got mail, Meg Ryan. Oo nga. Yun, si, umiyak ako dun. Totoo lang, yung kay Wilson na yun. Naghiwalay sila ni Wilson. Hindi ako naiyak dun sa naghiwalay sila mag-asawa. Eh. Naiyak ako, naghiwalay sila ni Wilson. Inaawa ako sa bola. Mm-hmm. Ang tagal mo na kasama. Ang lesson doon, tao na ang tagal mong nakasama. Tapos, kaya malalim ako sa friendship. Napakalalim ko. Kasi yung mga napapanood ko, na ginagawa kong lesson sa akin. Nakaka-relate ako at nangyayari yun. Sa tagal mo nakasama. Kahit bola lang. Nalungkot ako talaga. Naawa ako kay Wilson. Layo na, oh. Inahabol na talaga. Wala na, hindi na niya kaya. Pagod na siya. Hindi niya kaya abutin si Wilson. Mamamatay siya. Iyak siya ng iyak. Ilang gabi siya. Iyak ng iyak doon sa kanyang balsa. Biro mo lahat na ano. Yung na, yan, nakasama, kinakausap. Masagot naman si Wilson. Imaginary friend, di ba? Masagot si Wilson. Yung mga movie, guys. Isa na yan sa Pursuit to Happiness. Ang pakaganda. Pursuit to Happiness. Nandiyan yung family, friend, yung perseverance niya sa anak niya.
story about sa anak niya, sa asawa niya, sa mga kaibigan niya, no? Kasama lahat eh, yung pagiging social climber. Talagang encourage yung pursuit to happiness. Huwag gi-give up. Never give up. Tomorrow is another day. Parang ganun. Yeah. Huwag gi-give up. Kaya ano? Don't give up. Never give up. Never give up. Di ba nagkaroon pa nga? Tomorrow is another day. Never give up. Kaya Home Alone naman, yung mga pang-Christmas siya, mga pambata. Maganda rin naman yung Home Alone. Maganda rin naman yung pang ano lang naman, yung comedy-comedy lang naman. Pang para sa mga bata. Ano pa ba yung maganda? Dami kong pinapanood na movie. Pero ngayon, ibang movie ang ano? Ang sinusubaybayan mo, lagi kong nakikita, puro mga ano? Puro yung mga karate? Karate. Hindi kasi, nung maliit ako, pahilig ako sa karate. Kakara-karate ako, nung maliit. Hanggang sa, parang napanood ko na yun eh. Napanood ko na, yung gusto kong mag-replay. Diba, minsan masarap mag-replay ng mga napanood mo na. Kaya, yung dito nga lang sa horror, hindi ako mahilig eh. Hindi ako mahilig sa horror. Pero, yung horror na pinanood ko, na, anong huling, sinubaybayan ko? Anong huling pelikula na panood mo? Simula nung nagkaroon na ng, naalala mo, di ba, dati ang daming sinihan pa sa labas. Ngayon, sa mga mall na lang, di ba? Ano yung huling pelikula na panood mo? Ang huling movie na pinanood ko, ah, sa sinihan, yung ano, yung nga, yung Ghost. Ah, okay. Ako hindi. Dito sa mall, yung kasama ko, yung anak kong bunso na nagpanood kaming mag-ama. Yung history ng, ano, Marcos. Ano nga yun? Ay, wala. Yung Ilaro Pagucheres, yung kay ano? Hindi ko pinanood. Yung history ng mga Marcos, yun ang huling napanood ko. Balagay mo, totoo? Yung kwento na yun? Oo. Para sa akin, oo. Parang kulang. Oo, kasi hindi naman nila lahat inilahad. Pero ang parang, ang nagkwento lang kasi noon, si Aimee. Si Aimee Marcos. Yung pangyayari bago, bago ano, yung karangyan. Huling nood ko, yung Ghost. Ay, yung Ghost, grabe ko, Commander, yung Ghost na yan. Pero ano bawat ko, bawat puntahan mong sinihan dati, ang hama ng pila. Ang tagal bago ko na, kasi nga ayoko ng mga horror movie, mga nakakatakot. G.I. Joe. Then, ah, yan, yung mga ganyan, G.I. Joe, maganda rin yan. Ayoko ng ano, nakakatakot. Ayan, Malacanang, yan, yung Malacanang na yan. Ay, Malacanang. Oo, yan yun, hindi yan yung huling napanood ko. Pero naano ko lang na, yung mga trailer. Yan naman yung treat ko sa anak ko. Sa mga trailer. Ano, after ng kanyang graduation. Kasi alam ko naman yung totoong istorya ng San Marcos. Kaya hindi ko na pinindi ako interested. Yung huli pinanood ko talaga, Ghost, tsaka ano? Ghost, tsaka Casper! Yung... Casper, pinanood ko yun. Natuwa ako sa... Yung kay Kevin Costner, yung kay, saka yung kay ano, Whitney Houston, ano nga ba yun? Bodyguard, oh, yeah. Sa mga DVD ko na napanood yun. Ako naman sa sinihan, grabe. Ang huli ko napanood sa sinihan, yung Casper at saka yung Ghost. Inuulit, dalawang beses ko pinanood sa sinihan. Yan na napanood. Pero ano na, pa-face out na yung movie ng Ghost kasi kala ko nga horror. Ah, okay. Eh, hindi ko, nung nakikwentuhan ng mga kaibigan ko, hindi ako makarelate. Kaya pinanood mo? Sabi ko, ano pinag-uusapan ng mga to? Ganda daw, nakikwentuhan sila. Nung pinanood ko, iyak ako eh. Ang ganda pala ng istorya ng Ghost na yan. Nangyayang yan, Demi Moore at saka si Patrick Swayze. Grabe. Anong favorite mo namang movie ni Julia Roberts? Julia Roberts, yung ano, yung Pretty Woman. Meron pang isa, Commander, eh. Pretty Woman ba? Hindi, meron pa. Julia Roberts na ang ganda. Pretty Woman ba yun? Meron din, hindi Pretty Woman, meron pang isa. Anong title yun, guys? Yung ano siya, Pick Up Girl siya. Ano ba yun? Pretty Woman ba yun? Tama ba? Baka meron diyang a Pretty Woman daw si Mayorang Ligaw. Pretty Woman nga, oo. Pretty Woman. Yung ano, yung 50 Shades of Grey sa DVD ko naman napanood. 50 Shades.
Kasi hindi na nga ako nanonood din sinang huling pinanood ko nga yung yun nga yung ano sa sinihan ha, yung Casper at saka yung Ghost. Uh-huh. Yun lang. Kasi favorite ko si Casper na cartoons. Kaya tinignan ko kung ano siya sa movie. Na-curious pa ako, ano kaya itsura ni Casper sa movie? Correct. Sa Casper sa comics at saka sa cartoons, gusto ko si Casper. Pati nga yung movie, Dick, eh. Gusto ko nga yun eh. Diba? Talaga? May bayad siya sa YT pag pinanood mo? Oh, eh, sa DVD ko naman napapanood kasi ang dami ko. Wala pa sa Netflix ang yan. Collection ko ng DVD. Mga original yun. Blu-ray. Mga Blu-ray. Talagang walang gasgas yun. Walang hindi pa. Ayaw mo magagasgasan, di ba? Mung Blu-ray ko, original yun. Grabe, DVD. Kasi ang DVD mo nun, pag sinalangan mo ng mga pirated na, padaling masira. Puro original ang binibili ko. Lalo na kung ang binili mong DVD ay branded. Siyempre, ang bibilihin mo ding mga tape nun. Yung mga nabibili talaga sa ano. Oo. Hindi yung pirated. Ang compilation ko, bukod-bukod dyan, meron akong action. Sama-sama lahat ng action. Tapos kasa compilation ko yan, kaya nawala na yung lahat. Kasi, ano yung, siguro sa tagal ng panahon, hindi na uso. Kaya nawala na ako ng gana mag-collect. Parang nahinay, pamigay ko na nga. O, naibenta ko yung iba. Kasi mahilig ako mag-movie marathon. Kung gusto ko, alam ba, nanood ako ng Jet Li ngayon. Puro Jet Li. Ilang mga araw. Pagbakasyon, alam ba, wala akong ginagawa, wala akong trabaho. Tutok ko yan. Pahinga ako. Puro movie marathon. Tagay-tagay, inom, kakain, tapos nood. Kasama yung mga bata. Ganun ako yes, yun. Yes, yes, yes. Kasama yung bata. Movie marathon. Maghapon yun. Kaya nga movie marathon, maghapon yan, no? Oo. Nakakalimang movie kami maghapon. Ganun. So, maganda yung ganung banding, Commander. Movie marathon. Dati, no? Kung anong gusto nyo panoorin. Kailangan, isa lang ha. Pagka Rambo, Rambo lahat. Tatapusin namin yung mula umpisa. Yung first Liling, blood. Pahinga ka na rin. O Rambo, first blood. Na. Hanggang matapos yun. Papantatapusin namin lahat yun. Hindi pwedeng, gusto ko ganito. Hindi, nampisa natin. Rambo, Rambo lahat. Yan, natapos ko yung ano. Hanggang naka-season ano ko. Nang? 11. Nang? Nang hindi ko na natapos yung 12, 13 hanggang pataas. Yung zombie. Yung, ano, yung Walking Dead. Meron akong compilation nun. Walking Dead 1, season 1 hanggang 11. Hili ko sa ano, ganun. Tsaka yung ano, yung Money Heist nga lang, hindi natapos. Meron pang sumunod dun. Binawal eh. Money Heist, ang ganda ng Money Heist. Yeah, John Wick. Inubaybayan ko yung John Wick. Hello, Marie Kabawatan. Good evening po. Diyo, bigyan natin ng jacket ko. Para hindi mawala ng ano. Ano mga movie pa? Ano magandang movie na napapanood niyo? Oh, atat ka. Pag naumpisahan mo, atat ka ng... yan, yung Money Heist. Nakakaiyak din yun. Ayak. Money Heist. Sa ano yun? Sa, alam ko, bandang, ano yan? Italia? Italia ba? O ano? Basta Europe yan. Yung istorya ng Money Heist, mga bandits, mga bank robber. Pero hindi naman sila pumapatay. Bawal sa kanila pumatay. Hanggat maaari, huwag sila papatay. Top Gun, Tom Cruise yan. Mga aeroplano. Ang dami kong collection noon ng mga DVD kasi meron akong contact na gumagawa ng mga original na copies. Yung Blu-ray. Huwag mainit. Mother Uban. Mami, mainit dito. Malinsangan. Sobrang init. Buti hindi ka sumama. Hindi mo kakayanin. Grabe. Prison Break. Maganda rin yung Prison Break. Prison Break. Mahilig ako sa mga ano yung, tsaka lalo na yung mga true story. Mga foreign movie. Gusto ko yung foreign movies, yung mga true story. Gaya ni si John Q. Yan, John Q. Ang galing din. Ang ganda rin ang istorya. No? John Q. Ayan, Escape from Alcatraz.
napanood ko. Mahilig ako sa mga ganun, yung mga buwayas. Naka-silent ka. O sige, huwag ka na mag-silent. Escape from Alcatraz. Mga Clint, mga ano, sino ba mga actor to? Robert De Niro, mahilig ako. Robert De Niro. Al Capone. Yeah, mga Dillinger, pinapanood ko yan. Oh, grabe no. Grabing init ngayon, mami. Kaya blessing in disguise, hindi ka sumama. Hindi kita namin sinama. Yeah, untouchable. Yeah, untouchable, maganda yan. Buti hindi ko sumama. Sa mga Filipino movie noon, ang pinapanood ko, yan yung mga Asyong Salonga, Baby Ama, yung mga Philippine movie, Asyong Salonga, Baby Ama, yung mga siga sa ano, mga Kingpin, mga siga sa Tunduba. Tapos nahilig din ako sa mga agi-agimat ni Ramon Revilla, Fernando po, Ramon Revilla, Joseph Erap, bibihira lang ako manonood kasi kay Erap. Ayoko kasi yung ano, ayoko kasi yung bidang namamatay. Ayan. Ayoko yung bidang namamatay, naiinis ako. Gusto ko yung bida buhay. Ayoko yung bida na naman. Okay na yung nakukulong. Pero yung namamatay. Kagaya Rudy Fernandez, lahat ng movie niya patay. Victor Lopez siya. Ayoko ng mga bidang namamatay. Hindi, na ano ko yung nanda... Yung ramdam mo yung lungkot na nanood kay para ma-entertain. Kasi nanood ka na matay yung bida. Hindi ako mahilig sa movie na yung namamatay yung bida. Para wala kwenta. Kinuwento mo pa, patay pa. Diba? Kinuwento mo pa, patay naman pala yung bida. Gusto ko yung bida yung nakaka-inspire. Yung buhay siya. Kahit nakulong lang, okay na yun. Huwag lang patay. Pero isang movie si Fernando po napatay siya. Nabalitaan niyo yung kwento na yon. Yung sa Mindanao, yung sinihan doon, sinunog ng mga Muslim. Dahil ayaw nga nila na namamatay ang bida. Sinunog. Isang beses lang siya kung walang movie na namatay si Fernando po. Sinunog ng mga Muslim yung sinihan daw sa Mindanao. Dahil patay si Fernando po. Idol nila si Fernando. Napatay sinunog yung sinihan. Diba? Kasi ka naman bida eh. Tapos namatay. Wala naman namamatay na bida. Sinunog. Nabalitaan nyo ba? Hindi ko alam kung totoo yan. Ano movie yun? Alamin ko nga sa Google. Meron ako na ano, nabalita ako. Maliit pa ako, nabalita ako. Bata pa ako. Sinunog daw yung lumabas sa dyaryo. Sinihan sa Mindanao, sinunog. Napag-usapan yun eh. Napag-usapan yun sa mainstream media, sa TV, sa radio, na unang pelikula ni Fernando Po Jr. na nainis ang mga Muslim dahil namatay ang bida. idol nila si FBJ. Lahat ng movie ni FBJ pinapanood nila. Patay. Sinunog yung city. Natutawa ako sa balita. Hindi siya rumor. Nabalita siya talaga. Sinunog ng mga Muslim. Kaya mula noon, hindi na gumawa si Fernando po ng movie na namatay siya. Nababawasin siya ng tagahanga. Nababawasin siya ng fans. Kaya mula noon, hindi na siya gumawa ng pelikulang patay siya. Madalas kulong lang. O yun. Kaya na ospital. Oo, oh, diba? Galit yung Muslim. Sinunog. Sayang yung pera nila. pero mo, idol nga naman nila yung Fernando. Tapos mamatay ang bida. Oo. Oh. Meron siya, meron siya isang movie. Ako yung title nun eh. Patay talaga eh. Yan, Die Hard. Maganda yan kay Bruce Willis. Oh, Die Hard. Comedy yun. Nangyayari pa naman yung event na yun tuwing magpapasko. Yung movie na yun tuwing magpapasko.
Oy, mare ko, mag-comment ka dyan. Huwag kang sa silent, silent yan. Ayan, tuwing magpapasko. Saka ano, saka nangyayari tuwing may banding sila na asawa niya. Saka nangyayari yung ano, yung mga ganong mga hostage taking. Die Hard. Maganda yung Die Hard kay Bruce Willis. Mahilig ako sa movie. Kaya lang, moody ako manood. Yung sisiguraduhin ko pag nanood ako, yung wala akong gagawin, no? Wala akong nabinbin na trabaho, o kaya over-stress ako, pag over-stress ako. Mapapansin ko sa yan. Nakahiga lang ako, nanonood ako ng movie. Wala akong gagawin, no? Over-stress na. Yes. Kasi nga inaano ko nga na yung kinukondisyon ko yung mind ko. Nai-stress ako. Nanonood ako movie. At dalawa, hanggang gabi yan. Alam ni Kosa yan. Nanonood ako ng movie. Kahit mapuyat ako. Ayan. Oh, Christmas movie yung kasabay ako. Christmas movie. Kasabay kasi yan ng Home Alone. Yan. Pero sa lahat ng movie, maganda yung part 1. Pero yung kay Bruce Willis, mas tumatagal. Paganda ng paganda yung action. Yun ang maganda naman sa Die Hard. Sa Rambo, parang ganun din. Abang tumatagal yung Rambo, mas paganda ng paganda. Sa James Bond, lahat ng James Bond. Kaya lang merong James Bond na karakter na hindi ko gusto. Parang hindi bagay sa kanya. Kaya hindi ko kursonada. Yung James Bond na pasawa, yung galit na galit yung Prime Minister na babae. Ay, Defense Minister ba yun? Sa ano, CIA ata yun. Yung pasaway na James Bond. Hindi ko gusto yung dating niya kasi walang, alam niyo yun, kayo meron kayong favorite na actor, na may favorite actor kayo. Tapos iba na yung gumanap sa part 2. Si Pierce Brosnan, yung ayun ang bagay na bagay. James, sino? Si Roger Moore. Yan. Saka si Sean Connery. Never Say Never Again, di ba? Sean Connery. Pero merong isang James Bond, di ko talaga type. Di ko type ang character. Siguro, hindi bagay. Hindi bagay sa mukha niya maging James Bond. Kasi hindi siya, ano, hindi siya charming. Mukhang, ano, mukhang hoodlum. ano niya yan? James Bond. Kasi James Bond, pagka gumawa ng movie, unang intro pa lang, action eh. Kaya ano eh. Oh, lahat ng Fernando po, napanood ko dahil true to life story. Yeah. Bruce Willis, yan. Ganda yan. Kaya ako yung mga movie ko na compilation, yung mga CD. Kasi plano ko sana noon magpa-arkila, magpaparenta. Hindi lang natuloy kasi ngayon, kilala ko yung mga, lalo na kakilala, pag paparenta ka, pag soli sa'yo, gas-gas na. Eh kakilala na ano ka naman mag-rekla. Kaya hindi ko na lang tinuloy. Nag-compile na lang ako ng mga DVD. Bakit ba ako nawala ng gana mag-collect? Dahil pagbukas ko ng mga case, wala nang laman yung iba. Siguro may nanghiram sa anak ko. Hindi na isole. Kaya iba, hinaharba. Ang dami kong mga ano, walang laman, walang. Jackie Chan, maganda rin. Yung Jackie Chan, ako naman. Si Jackie Chan magaling kasi sa stunt eh. Gusto ko kasi sa kanya yung after nung movie, yung mga kanya mga blooper niya, yung mga palpak, yung behind the scene,
Kita mo, nauuspital. Oo, ayaw ko Fernando po. Bugbog, oh, alam ko naman, jowa mo si Just Lapid. Nakakadala yung magpahiram. Hindi, hindi, okay lang manghiram, basta isole. May problema, hiniram na nga lang. Isusoli man, sira na. Hindi mo naman sabi ko naman, hindi mo iningatan yung... Ako kasi maingat ako sa gamit. Lalo na pag-collection. Yeah. Nahilig din ako sa ano, yung... Nanonood din naman ako ng mga local movies. Yeah, Transporter, si Jason Statham. Gusto ko rin yung ano niya. Mga action niya. Tsaka yung story. Ang ganda rin. Ang ayoko lang na story, yung sobrang daming daldalan. Action. Action. Mas marami pa yung daldalan kaysa sa action. Yan, yung ano pa. Expendable siya. Magaganda. Mahilig din ako sa mga ano, sniper. Mga story ng mga sniper, assassin. Yan, kagaya nung kay Antonio Banderas tsaka si Stallone, yung assassin. Stallone, mahilig din ako sa Stallone. Yan, tsaka Steven Seagal pag sa mga taekwondo, sa aikido, Steven Seagal. Sa taekwondo, si Van Damme. Mga ganyan. Sa mga kung fu, yan, sila Jet Li, Jackie Chan, Shaolin, yan si ano, Shaolin, si Jet Li, mga Shaolin. Mahilig ako sa mga Shaolin. Ayan. Si Transporter, maganda man. Si Jason Statham. Mahilig din ako sa mga karate-karate kasi. Shaolin, Kung Fu, yung mga death fight, yung mga sa ring, mga ganyan. Mahilig ako sa ganyan. Mga yun ang mga gusto ko. Ano pa? Kung Fu. Ong Bak, pinanood ko yung Ong Bak. Mahaba ang istorya, pero maganda rin naman yung Ong Bak. Ano yan, Malaysian movie yata yung Ong Bak. Yung Bahubali, Indian movie, maganda naman yung Bahubali. Ang problema, parang Pilipino din na style, maraming may kantahan pa. Action na may kanta. May sayawan, action movie. May mga sayawa, may kanta. Yung bida, sumasayaw. Inis ako, parang Filipino movie na. Action, may mga nagsasayaw sa beach. Ganun ang problema sa Filipino movie. Action, haluan ng sayaw, kanta. Eh, dun nasisira si Fernando po eh. Oh? Action musical. Diba nakakainis yung mga Pilipino movie, action, Fernando. Doon nasisira si Fernando po. Yung action minsan, may ahaluan ng kanta, tapos may nagsasayaw. Doon siya, kaya hindi siya gumagawa na ng ganun po. Dahil bumababa, marami Pilipino ayaw nila ng action movie, Fernando po, may nagkumakanta sa beach, may sumasayaw, parang dolphin lang. Eh, doon hindi siya kumikita. Hindi siya kumikita doon kasi parang bakya eh. Parang bakya ang istorya. Action tapos may nagsasayaw. Yung Bahubali, yung Indian movie, although sikat na sikat yun sa India, hindi, parang Pinoy lang. Parang Pinoy action movie. Pero may nagsasayaw, may kumakanta, pati yung bida sumasayaw. Diba? No, wala. Nakainis. Bakya. Saan na babakyaan ako ng gano'n? Siya, bakya eh. FJ, hindi. Meron siya isang movie. Search mo sa Google. Movie. Fernando po na, lagay doon na namatay ang bida. Fernando po movies. Search mo yan, meron. Meron siya isang, napanood ako, isa patay siya. Kaya nga, sinunog ng mga Muslim yung
Mista. Ay, Mista, Tom's World. Si, sino yan? Si ano yun? Diba? Sino yun? Si... Yung asawa ni Carmina dati? Si ano? Sa Mista? Rostom Padilla. O si Robin. O si Rostom, hindi na Mista ngayon. May bago siya, part 2. Sista na, Sista. O kasi hindi na siya ano eh, hindi na siya Mista. Sista na, Sista. Kaya may bago siya palabas, abangan mo. Sista! Dati, Mista siya. O kasi lalaki siya noon. Eh ngayon, hindi na. Sista na, Sista! Ah, galing ni Rosto. Sista! Oh, kasi nga, hindi na siya ano eh. Hindi na siya lalaki. Oh. Oh, diba? Ah, si Bini-Bini ganda hari na siya eh. Kaya sista na siya. Hindi na siya mista. Oh, parang yung ano, yung El Shaddai na hati. Dahil sa discrimination. Bawal na ang mga Becky. Bawal na mga Becky sa El Shaddai. Dahil nga, ang inaano nila is morality daw. Kaya yung mga Becky, nagbukas na lang ng sarili, umalis na sa El Shaddai, tinanggal sila. Nagbukas sila ng Jus Kudai. Diba? Umalis sa El Shaddai. Kasi nga ayaw ng mga Becky sa El Shaddai. Kaya nagbuo sila ng Jus Kudai. Oh, diba? Nabaltaan niya, inalis yung mga Becky. Kasi nga ayaw nga ni Mike Velarde ng Becky, ng transgender o mga Becky. Pinapagiling si Coco. Coco Martin, kasi ako nanonood yung ano, yung istorya niya diyan. Kung wala, probinsyano. Gusto kong probinsyano talaga si FPJ. Grabe talaga. Hindi ako fan ni Coco Martin. Hindi ako fan ng Coco Martin. Hindi ako, hindi ko talaga ano si Coco Martin. Pelikula niya, kahit sa TV series. Hindi ko type. Hindi naman, ewan ko lang, parang hindi ko type yung... Siguro hindi ko lang talaga siya, ano, gusto sa panoor. Ang gusto ko panoorin sa mga ganyan, sa action. Wala, talaga, Fernando po lang. Action movie bang bago? So, ganyan mga matini-matini idol. Mas ano sa akin ng ano. Mas malupit sa akin ng, mas may dating sa akin ng Dennis Trillo. Eh, talagang pogi talaga sa personal. Tsaka, may iba yung dating pag Dennis Trillo. Iba talaga. May talent sa boses. May talent sa sayaw. Diba? Acting. Kahit anong role, pwede. Pwedeng comedy. Pwede. Character actor kasi. Kahit saan mo dalhin si Dennis Trillo, pwede. Pwedeng drama. Pwedeng action. Bagay eh. Sigaw ng digmaan yata. Hanapin ko nga sa ano, ipopost ko yung movie na yun. So ang buhay ganun, parang pelikula din minsan, kaya ka naiiyak. Dahil nakaka-relate ka. Nakaka-relate ka. Kaya umiiyak ka. Kaya na minsan nadadala ka ng kwento. Kasi maraming mga movie na may pagkakahawig sa karanasan mo. Sa buhay. Minsan na parang nalulungkot. Meron movie ako, natapos ko yung movie na parang ang bigat-bigat.
parang ang bigat-bigat. Yung hindi happy ending. Yung, kagaya nga yung may namamatay, yung bida. Parang bigat niya. Kaya ayoko nanonood yung namamatay ang bida. Parang natapos mo na yung lahat, tapos mamamatay ka rin pala. Pinaglaban mo lahat, mamamatay ka rin pala. Bida na matay. Meron yan, Ate Jing, ipag search mo sa Google, anong movie ni Fernando Po Jr. ang namatay siya? Meron siya. Isang beses lang yun nangyari. Kaya nga nabalita na sinunog yung sinihan sa Mindanao eh. Yan. Shout out sa inyo dyan, AMD Pro Light and Sound. Oo, Mami. Mami, Joji, huwag kang sumama. Buti hindi ka sumama talaga. Sobrang init. Sobrang init. Hello. Hello sa inyo. Ano pa ba? Pag-usapan natin. Yun nga, happy, kompleto, parang movie ang buhay ko. Unti-unti. Yung mga sakit. Unti-unti. Parang yung, alam mo yun, yung bumabalik yung mga nawala. Switch siya. Shout out sa iyo. Kaya huwag mawalan tayo ng pag-asa. Yung may mga bagay na nawala sa atin, bumabalik. If there's a rain, there's a rainbow. Magpatuloy lang tayo sa masayang buhay. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy. Huwag susuko. Huwag i-give up. Dapat lagi tayo nandun yung pag-asa. Siyempre, samahan mo na lagi ng dasal. Samahan mo lagi na. Kaya ang buhay parang movie. Parang pelikula. Marami rin akong kaibigan, totoo lang. Hindi sa SOCMED. Na yung time na, yung mga nag-underestimate, marami din. Pero mga kaibigan talaga, nung nawalan ako, nawala rin sila. Kasi pag meron ako, ano, madali ako. Mahilig ako man libre. Mahilig ako mag-aya. Tara sa bahay, kain tayo, inom tayo. Mahilig ako, kaya osa tayo, labas tayo. Text lang nung tawag, landline pa nun. Kailan tayo lalabas? Sagot ko yun. Pero nawala. Nung nabumag... Kaya huwag kayo malulungkot pagka ganun. At least nakikilala nyo kung sino yung... Dalawang klase yan eh. Makikilala mo ang tao pag meron ka. Nakikilala mo yung tao pag wala ka. Meron o wala, doon mo makikilala. Kaya masarap yung meron o wala. Magkasama. Sa hirap. At ginhawa. Kaya pagka ganun na nangyari, medyo aware ka na. Dapat lesson learned. Hindi ko sinasabi maging salbahe. Matuto ka. O ngayon, kilala mo na. Kasi pag meron ka, nandiyan sila. Hindi lang sa sok. Kung sa totoong buhay ng mga kaibigan ko, wala na. Nasubukan ko eh, nung yung ngayon, diba, ni dad dito kay Wendell, na-depress ako. Ang ganda ng buhay ko. God. Pakaganda ng buhay ko. Nung bumagsak ako, nagkaroon pa ng issue na kaysa daw, kasi nga, diba, sabi ko sa inyo, dahil sa depression, tinabad ako magtrabaho. Wala akong ginawa kundi uminom. Hindi ako nakipag-usap na sa mga tao.
Tapos hanggang sa marami na nagagalit na kliyente sa akin. Hindi nila naintindihan eh, because of depression. Alaga, ikwento ko sa kliyente. Ma'am, pasensya na, depressed ako eh. Hindi ko naman alam na depressed ako eh. Pero ba depressed? Ang taong depressed, hindi niya alam na depressed siya. Meron akong hindi nasisipot na mga event. Although, hindi naman ako pumifail. Ano ba ba? Nakapag-down payment. Hindi ako dumating. Nagpapadala ako ng ibang tao. Naka-level ko ng performance. Kaya lang may kliyente nagagalit. Ba't ako nagpadala ng ibang tao? Hindi ko lang masabi. Pero wala ko iniindyan. Hindi ko iniindyan. Yung may event, tapos hindi, walang nangyaring, walang dumating, yung services. Hindi, meron. Kaya lang ibang tao pinagtatrabaho ko. Hindi ako. Siyempre, siguro may mga palpak. Hindi nila kurso nada. Alam mo, noon na-issuehan pa ako na lulung na ako sa droga. Kahit hindi naman. Daming kwentong ganun. Yung mga nagkwento pa, nagkalat pa, mga yung mga nililibre kong mga dati kong mga kaibigan, mga kumpare ko pa. Na huwag niyong tulungan yan. Mga ganun, grabe. Huwag niyong tulungan yan. Ang taong ka-addict na. Sakit. Nagdag ano sila kung kailan walang-wala ako. Doon ko lang nakilala. Ang hirap pala pag walang-wala. Kaya noon, mula noon, nung nakabangon ako, hindi ako pumapayag na wala akong pera. Kasi dito sa parang sa Pilipino, parang, sorry ah, hindi ko naman nila lahat, parang mataas ang tingin sa'yo pag may pera. Ay, mataas ang tingin sa'yo pag may kotse ka. Mataas ang tingin sa'yo pag maganda buhay. Pero pag wala ka, parang utos-utosan ka eh. Yun ang na-observe ko nun. Kaya sabi ko, hindi na ako pumayag na nung nakabangon ako, naka-move on ako. Nakalampas ako sa depression. Kasi yung taong depressed, hindi niya alam na depressed siya. Alam mo, kaya kwento ko, depressed ako eh. Hindi niya alam. Nalalaman na lang yan sa kwento ng iba. Na nagsabi sa'yo, iba ka na ngayon. Ganyan. Hindi ko na ano. Baka na sobrang depressed ka na. May nagsasabi. Pero ikaw sa sarili mo, hindi mo alam na depressed ka. Yan naman ako magtrabaho. Basta importante sa akin, makabili ako alak. Kasi may bahay naman ako. Babayaran ko lang kuryente, kahit maputulan yan, okay lang yan. Pwede naman makisaksak. Ganun lang ang katwira ko eh. Pwede nang wala kuryente, kandila. Ganun lang ako. Isa importante sa akin, may alak. Inom lang ako na inom. Iyak ako na iyak, inom, iyak. Tapos yun, hindi ko namamalaya, nang-aaway na ako sa Facebook. Nang-aaway na ako. Nagdadrama na ako. Ano na ako. Wala na eh, wala na. Sa wish you eh. Doon ko nakakilala yung mga kaibigan na tinuring ko talaga parang kapatid. Na magwala ka pala talaga. Tae ka. Tae ka. So, wala. Tuloy lang ang buhay. Sabi ko, pag ako nakamove, huyo ka sa akin. Nung nakamove on ako, yun. Tuloy ang buhay. Balik sa sipag, 5 years yun ha, 5 years. Nasimot, pati savings ko. Nasimot ha. Pati mga ultimo yata, kung ano yung mga bibenta ko sa bahay, binenta ko. Teso pa, pati aparador. Hindi ko magagamitin to. Yung bahay ko, nasimot yung laman. Bibenta. Pati alahas ko, simot yun. Sanla na walang tubusan. Sagad mo na. Wala na tubusan. Kasi mahilig ako mag-invest eh. Alahas. Simot yan. Lahat ng mga alahas. Although, hindi naman ako maporma sa alahas. Yung buong katawan meron.
alak, hindi. Okay na ako, hikaw, si Pintas. Pero may sing-sing din ako. May bracelet ako, kakapal. Ubus lahat yun. Ang tinira ko lang, hikaw. Nung ko nakakilala, ayun na pala pag walang pera. Mataas ang respeto pag may pera. Pero doon ko rin nakilala yung mga tunay na kaibigan na kahit wala ka, andyan sila. Yun yung binalikan ko. Na kahit wala ako nandyan, kahit na bagsak ako, andyan. Yun ang binabalikan ko. Yun ang pinasasalamatan ko. Kasi sila'y nandyan eh, nung time na walang-wala ako. Na patuloy na umuunawa, patuloy na nag-care. Yung hindi ka iniiwasan. At yung nandiyan, yung walang-wala rin. Alam niyo yun, yung wala rin pera. Sila yung nandiyan sa akin. Pero kung sino yung may pera, sila yung umiwas. Kung may kumalat pa yun, nag-addict daw ako. Kumalat pa yun. Kaya sabi ko, pag ako nakamubuan, huyo kayo sa akin. Huyo kayo sa akin. Ang binalikan ko lang, yung nga totoong yun, nandiyan. Kaya doon mo makikilala ang isang tao depende sa estado ng buhay. Kung sino yung tunay na kaibigan o yung matuturing mong pamilya. Yung sagad ka na. Nawala. Na talagang totally broken. Doon. Yun yung binabalikan ko yung mga nandiyan sa kabila ng walang-wala. Minsan may nagdadala ng ulam. Oh, kumain ka muna. Puro ka alak. Ganyan. Pero walang mga layo. Kaya mo yan. Ikaw naman. Matapang ka. Diba? Mga ganun. Pero nandiyan. Oh, may pera ka pa ba dyan? Pero wala naman silang pera. O ito, ano muna ito? Huwag nang bumili muna ng ala. O ito, 500. Yan lang pera ko eh. Yung mga ganun, minsan pagtalikod nila, umiiyak na lang ako. Diba? Kaya yung mga taong dapat minamahal, binibigyan ng importansya. Hindi yung mga taong pag meron ka lang, kaya sila nandiyan. Hindi kasi ako madamot pag ako meron. Hindi ako madamot. Ako pa nga nag-o-offer ng tulong pag meron, pag kailangan mong tulong, nahiya ka magsabi. Ako pa yung nag-o-offer. Kailangan pera, magkano ba kailangan mo? Ako yung nag-o-offer. Pag nararamdaman ko kailangan. Hindi ako madamot. Meron naman ako eh. Eh pag wala, sorry, wala talaga eh. Rosanna, may galap siya. Kaya, yun, pursuit to happiness lang. Huwag magpa-apekto. Tuloy lang ang buhay. If there's a rain, there's a rainbow. Nang bagsak ako talaga. Grabe. Umiiyak na lang ako. Ito mga tao to, malayo pa birthday ko. Dati, matawag na yung mga yan. Layo pa birthday ko. Malayo pa Pasko, nagpaparamdam na. Nung nawalan ako, nung bumagsak ako, financially, nakalabas na ako ng ospital, di man lang nila ako nadalaw. Diba? Na-ospital ako, di man lang ako nadalaw. Dumaan na yung birthday ko lahat-lahat. Kahit birthday nila. Hindi ako ma-invite. Pero alam, dati, malayo pa birthday. Pre, ha? Birthday ko, ha? Huwag kang mawawala. Nakailang okasyon na, hindi ako na. Doon ko na-realize. Doon ako nagising na pag happiness lang pala kayo, kaibigan. Pag meron lang.
Doon ako nagising. Naawa ako. Parang nagkaroon ako ng self-pity. Nagkaroon ako sa... Sabi ko, hindi, babangon ako. Rainbow at the end of the tunnel. Yes. Babangon ako. Yun, doon ako nagising. Na, gandang gabi, Richie and Bunso. Kailangan ko magsikap uli. Kailangan ko bumangon. Yan, nababalitaan na lang nila. Kwento na lang. Uy, ganda na ng buhay niyo. Nagupiteros. Iba nagpaparamdam. Sagot ko lang, neck-neck niyo. Nung panahon, wala-wala ako. Halos, binawal pa ako na issue, nag-addict daw. Kaya talaga yun, ayaw na ayaw ko sa lahat. Kahit sira, kahit bagsak na bagsak ako, daming problema. Hindi ko naisip mag-drugs. Ngayon mo, nung nga lang ng paracetamol, nagkakapantal-pantal na yung buong mukha ko eh. Magka-drugs pa ako. Parang gago lang, di ba? Parang common sense. Alam naman na ever since, never akong sayaran ng gamot. Kaya ka kahit sino, hamunin ko drug test. Sige, drug test, kahit ako sasagot. Drug test tayong dalawa. Pag wala ka ng patunayan. O, parang multo may oras. Nagpaparamdam na, uy, nababalitaan nila. Okay, okay na naman si, ano ah, si senyor ah. Pero, wala, may nangungumusta na. Nasagot ko lang, okay lang, happy. Yun lang. Sabay, ignore message na. Minute ko na. Kasi ang susunod nun eh. Pautang. Yung mga mustang. Yung musta sabay utang. Manong bibig, alam siya. Wala na pagkwentuhan lang ako. Wala akong kwentuhan dito. Diba yung ganun? Kasi may tatak ka na sa akin. Kilala na kita eh. Ba't pa kita babalikan? Nang panahon na walang-wala ako, iniwan mo ako. Ba't pa kita babalikan? Alam ko na magkaibigan lang tayo pagka may happenings. Pag may nakukuha ang benefits. Pero nung time na walang-wala ako, never ka man lang nangumusta. Instead, pinagtawanan pa ako. Alam ko eh. Iniwasan talaga ako. Iniwasan talaga ako. Ang dami kong inikot, ang dami kong tinext, ang dami kong tinawagan. Ayun pala, nalaman ko, napagkaisahan na. Circle of friends, kwento-kwento. Wala. Nako, nakakatakot. O nga, Mayora, yung mga nagmumustang sa akin, nakaramdaman na nila na nakabangon uli ako. Napapanood daw ako eh. Wala na. X na sila sa akin. No, kung nadat na nyo lang noon yung time na down ako, grabe. Hanggang nagkasakit ako, nagkaroon ako ng malubhang sakit, guys. Lahat yan. Pag-uumpisa pa lang ako. Karoon ako ng malubhang sakit. Tapos dumating pa. Sunod-sunod dagdago kasi dumating sa buhay ko. Sabi ko nga eh. Masama ba akong tao? Tinanong ko yun. Masama ba akong... Tinanong ko yun sa mga ibang tao. Masama ba akong tao? Bakit ko dinadanas to? Hindi ko... Ano eh. Kaka-recover ko lang sa isang problema na dapat masaya na uli ako. Karoon na naman. Sabi ko masama. Parang bawal ba ako maging masaya? Yun pala. Pagsubo. Kasi hindi naman ako masama. Ah, hindi naman ako, wala naman akong nilokong tao. Wala naman akong nagrabyadong tao. Instead, pinakasamahan ko pag meron ako. Hindi ako marami. Hello, Meme Bes. Nagsubok. Kinaya ko lahat yun. Lahat na masasakit.
ano pa bang problema ang hindi ko na encounter? Halos lahat naka-encounter ko na. Pagsubok. Siguro isa lang yung kasalanan ko sa Diyos. Naisip. Siguro yung umalis ako sa ministry. Yung siguro sa ano sa bumitaw ako sa pagpapasto. Kaya kahit pa paano ito sa ganitong paraan man lang sa pag-homily na babalik ko, nakapag-inspire ako ng tao. Yun siguro isa na sa ministry ko yun. Na nagagamit ko ang social media to inspire people. At na lalo na't na turuan na magtiwala sa Diyos. Ah, Acedilio, kita mo, meron. O, sabi ko sa iyo eh. Acedilio. Sabi ko sa iyo, meron eh. Napanood ko yun eh. Siguro yun ang isa sa dahilan. Pero mula nung magbalik loob ako sa kanya talaga na hindi naman ako nawala actually. Hindi ko naman siya sinisi sa nangyari sa akin. Yung spiritual healing, tawag doon. Nag-spiritual healing. Yung bumabalik yung akin dati. Yung totoong ako. Kasi hindi ko na rin napapansin nung na-down ako. Hindi ko na rin mapansin kung mabait ba ako o salbahay ako. Hindi ko na napapansin kasi down na down ako. Pero wala pa rin naman akong inagrabyan tao. Wala naman akong dinamay na tao sa mga nangyayari sa akin. Mabait pa rin naman ako sa mga kaibigan. Kaya lang, dumating talaga sa time na takot na ako sa tao na gusto ko na sa bahay lang ako. Ayoko nang lumabas. Mamamalingke ako. Pupunuin ko yung nang stock yung rep. Matagal bago ako lumabas. Kala nga ng mga kapitbahay, walang tao doon sa bahay ko kasi hindi ako lumalabas. Wala doon. Kain, inom, nood ng movie, text. Ganun lang ang buhay ko. Parang doon ko nalang inuubos yung buhay ko nung time ng depress. Kaya pagka kayo na-depress guys. Na hindi nyo naman alam na depressed kayo. Basta kayo nakakaramdam ng mga ganun. Consult your doctor. Consult if symptom persists, consult your doctor. Lapit kayo sa Diyos. Yun yung doctor, great physician. Karoon tayo ng spiritual healing. Punta ka sa isang lugar na walang nakakarinig sa'yo. Punta sa probinsya, tabing dagat, sumilip ka, wala. Isigaw mo lahat ng galit mo dun. Ibato mo na lahat ng ibato sa dagat. Lumuhod ka dun, umiyak ka, spiritual healing. Ibato mo lahat na madadampot mo sa dagat. Ibato mo. Lahat ng galit mo, lahat ng pangit na karanasan mo, ibato mo doon. Lahat na madampot mo, ibato mo. Tapos, mag-pray ka. Binato mo na. Huwag mo nang balikan yan. Tama na yan. Sumigaw ka. Magmura ka. Sa-air ka. Ibuhos mo lahat. Kasi pag kinimkim mo yan, yan nga, depression. Pura ka. Kaya meron sa Amerika, at dito na sa Philippines, meron na rin lugar na merong wall, anger wall, na may babayaran mo bawat plato doon. Kung gusto mo, baso. Lahat ng galit mo doon. Diba, meron kang kagalit na, baso, lagyan mo pangalan niya. Baso, ibato mo sa pader. Sigaw mo, murahin mo. Pag-release ka ng anger
Sige, mayorang ligaw. Meron yan sa Amerika. Yung ano, anger wall. Lahat ng anger mo. Buhos mo yun. Correct. Spiritual healing. Lumapit ka lang. Isumbong mo sa Diyos lahat. Ako sa dagat ako. Sumigaw talaga ako. Walang tao sa dagat. Sino ba makakarinig? Yung malayo yung mga bahay-bahay. Kala, nagwawala. Wala makarinig. Aga, nandun ako. Umiyak ako doon. Lumuhod ako sa, umahampas sa akin yung alon. Umiyak ako. Binuhus ko lahat. Tapos, no? Wala na. Magbalik ko. Wala na eh. Tinapon ko na lahat yung galit ko. Binuhus ko na lahat eh. Kaya pag ako nakakaramdam na ng ganyan, punta na kayo sa anong lugar na isigaw mo. Ang gaan ang pakaramdam. Kasi nagkaroon ka na ng spiritual healing. Kaya lang hindi naman instant yan. Unti-unti yan. Step by step. Basta tuloy-tuloy lang ang dasal. Step by step. Hindi naman bigla yan eh. Step by step. Dasal. Payakap. Umano ano sa puso mo, bato mo lang. Meron dito, nakita ko lang yung sa video eh, yung anger wall. Psychologically, nakakatulog. Lagyan mo ng pangalan ng baso. Meron dyan sa Amerika, may place doon. Babayaran mo yung plate, lalagyan mo ang pangalan. Kanino ka galit, itako mo doon sa pader na yun. Tap. Ibuhos mo yung galit mo doon. Kung ex mong jowa mo yun, iloko ka, lagay mo yung pangalan niya, ibato mo doon sa mga. Sigaw mo, murahin mo. Makaka-release. Psychologically, maganda yun. Na ilalabas mo yung iniipon mong galit. Anger wall ang tawag nila doon. Sa Las Vegas, mami, meron. Oh, nakita ko yun sa video eh. Sa YouTube. May bayad yung bawat plate. Bago yung plato, ha. Hindi mga reject plato. Talagang paggagaso sa mga labas mo lang yung galit. Ano yata? $1, isang plato. $2. Eh ano mo, ibuhos mo lahat ng galit mo. Tapos isigaw mo sa Diyos. Patulong ka, ayakap. Kaya guys, ano lang. Ako masaya. Na kunti-unti, nakakabangon ako. Sa tulong nyo na rin. Sa mga dasal nyo rin. Sa tiwala, kapag mamahal. Kakayanan ko ang lahat. Kakayanan ko ang lahat. Kaya ako, pasasalamat ako dahil merong bubuli family nandiyan. May mga beshi ako dyan, may mga mami ako dyan, may mga ate ako dyan. Nandiyan lagi. May mga kapatid tayo dito. Mga timbubuli members at nasa labas, meron ako mga mari dyan. Salamat sa inyo lahat. Kaya, salamat sa mga nananatili na nandiyan at magsusupport. Hindi lang naman not for the money. Yung nang care, nandiyan kayo. In love. Salamat ng marami. Malaking bagay kayo sa akin. Yung sinasabi ko sa anak ko. Alam mo ba may mga nanonood na yan? Pamilya ko yan. Mga tito-tita mo yan. Mga mamis mo yan. Mga lola mo yung iba dyan. Ang dami nagmamahal sa papa mo. Sabi niya, proud, I'm proud.
proud daw siya. Dahil na dami. Ganyang karami nagmamahal sa Papa. Tapos maniniwala ka na masamang tao, Papa mo. Nandiyan, dami. Gulat nga siya kung saan-saan ko siya ngayon dinadala eh. Sino daw to? Sino? Sabi ko, mga kaibigan. Kung saan-saan ko siya dinadala, iba kung saan-saan bahay. Mga pamilya ko yan. Ano-ano nyo po? Kasi wala nga siya alam. Ayan ang mga tunay na pamilya. Gusto ko ganun din ikaw. Damihan mo kaibigan mong totoo. Collect. And collect. And then select. Ihiwalay mo yung nabubulok sa hindi nabubulok. Segregation of friends. May mga friends dyan. Na pag masaya ka lang nandyan, isegregate mo yan. Friends mo pa rin. May kaibigan ka dyan. Rain or shine, nandiyan. Doon ka mag-focus. Yun ang bigyan mo na importance. Yung mga kaibigan na pag happiness lang nandyan, oy, sana kayo. Dito muna ako. Dito ako. Sa mga rain or shine. Andiyan. For better, for worse, andiyan. Dito ako. Diyan na muna kayo, mga mahilig lang sa mga bar hopping. Diyan na lang kayo. Sa mga enjoyment lang kayo, magkakaibigan. Mas nagugulat siya pag, o yan nga eh, sa December daw. Ano pa, sabi niya, Papa, bakasyon, December dito ako. Oo, yan, dahil, basta bakasyon mo kahit sandinggo lang. Mas maganda, mas matagal. Ubusin mo na yung bakasyon. Kaya December, andito siya. Oo nga, Mother Uban, ako pareho kami halos nung nangyari sa amin ni Mother Uban. Kaya magkasundo kami niyan. Pareho kami halos ng karanasan niya. Yung mga pagdating sa mga mangga, mga manggagamit. Danas. Pareho. Ako dami, mami. Ako. Ang dami. Ako po'y magpapaalam na yun na, senior ko lang sa inyo. Sana makatulong. Bukas, pilitin ko makapag 7 last word tayo. Ganda ng message ng 7 last word. Na hindi nyo pa siguro naririnig. Sa iba. Baka sa akin nyo lang marinig. Yung 7 last word. Yung message ng 7 last word. Eh, baka sa akin. Kasi, buo mo naman yung kwento ng 7 last word. Eh. Pero yung message, yung homily, iba. Baka sa akin nila marinig. May malalim kasi yun. Eh. May malalim na istorya ang 7 last word. No? Kaya, kita-kita sa bukas, ha? Na matulog. Mami, I love you. Mami, I miss you. Salamat, hindi ka nakasama, kundi parusa sa'yo. Tumaawa. Baka mauwi tayo, wala sa oras. Okay, baka maghanap tayo ng hotel na hindi oras dyan para sa'yo lang. Ang dami namang mga, ano dyan, mga hotel dyan. Kahit saan, kahit sa kalsada. Lahat ng daanan namin, yung malibawa mag-iossi break kami, ang init, hindi kami makatagal. Pasok. Walang hangin. Good night sa inyo, Maribik Susano, kapatid Rolim.
Okay, Mami Kabistak. Maraming salamat. Ayan, so, maraming salamat sa inyo. God bless you.